Mapagpalang araw po sa inyong lahat at tayo po'y umawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon at awitin po natin yung sapat na at higit pa. Subok ang pagsama mo, tiyak at tubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Laging handa sa, at nagpapasalamat sa Diyos. Colossians 4 verse 2. Kumusta po kayo lahat? Kung naalala po ninyo, noong July sa ating playgroup, pinag-usapan po natin na maaari akong manalangin sa Diyos. Pero ngayong araw na ito, sasagutin natin ang mga tanong na bakit, kailan, paano, at ano ang dapat nating ipanalangin. Una, bakit tayo nananalangin? Ang panalangin na isang spiritual na paraan ng paglalarawan kung paano tayo nakikipag-usap sa Diyos. At sa pagkikipag-usap natin sa Diyos, mas lalong lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. Hindi ba yung mga taong ka-close po natin, sila yung mga taong lagi nating nakakausap. Kaya naman ang relasyon natin sa kanila ay mas matibay at mas close. Ganoon din po sa Diyos, mas lalo tayong napapalapit sa Diyos at mas lalago ang ating relasyon sa Kanya kung tayo ay nananalangin. Hanggang yung puso natin ay mauhaw sa Kanya, kaya naman mas lalo na lalim ang ating relasyon sa Kanya. Pangalawa, kailan tayo
nananalangin. Anumang oras, kahit saan, araw-araw. Si Jesus, alam niya yung kahalagahan ng araw-araw na pananalangin. Mababasa natin sa Biblia na naglaan si Jesus ng oras sa pananalangin. Namalayo siya sa karamihan at pumunta sa isang lugar para doon ay manalangin. At sa pamamagitan nun, binigyan niya tayo ng tutularan sa pananalangin. Lagi nating paglaanan ng panahon at oras ang pananalangin. May iba na naglalaan ng oras ng kanyang pananalangin pagising niya sa umaga, ang iba naman ay naglalaan ng oras sa bago siya ay matulog sa gabi, ang iba naman ay sa tanghalian o kaya naman sa hapunan. Hindi mahalaga kung anong oras ka nananalangin. Ang mahalaga ay naglalaan ka ng oras para kausapin ang Diyos. Pangatlo, paano manalangin? Gaya ng sinabi ko kanina, ang panalangin ay isang simpleng pakikipag-usap sa Diyos. Hindi natin kailangan ng mga garbong salita, malalalim na salita, paligoy-ligoy na salita, malakas na boses. Sinabi sa Biblia na pag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto at saka ka manalangin sa Diyos Ama. Minsan, hindi natin kailangan ng manalangin ng narinig ng iba yung ating mga panalangin. Kahit sa katahimikan ay pwede tayong manalangin. Dahil ang Diyos ang kausap natin, narinig niya tayo. At panghuli, ano ang ipapanalangin? Hindi sa lahat ng pagkakataon, ang mga panalangin natin ay puro kahilingan. Minsan ang panalangin natin ay pasasalamat, humingi tayo ng tawad, o kaya naman turuan tayo magpatawad, o kaya naman humingi ng proteksyon, at marami pang iba. Mamaya gagawa tayo ng prayer jar o ng garapon ng panalangin. At ito ay mabibigay sa atin ng ilang mga idea ng mga bagay na ipapanalangin natin. Pero tandaan natin na ang garapon ng panalangin ay hindi natin ito kailangan sa tuwing tayo ay nananalangin. Kagaya ng rosaryo o ng mga kinakabisado nating panalangin. Ang garapon ng panalangin ay nagpapaalala lang sa atin ng mga bagay o ng mga idea na dapat nating ipanalangin sa Diyos. Sabi nga sa ating Bible verse ngayon, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Colossians 4 verse 2. Kaya ang panalangin ko sa bawat isa sa atin ngayon ay maging priority ang pananalangin sa kanyang buhay. Ngayon ay gumagawa tayo ng mga garapon ng panalangin. Ang mga garapon ng panalangin ay isang paraan lamang upang ipaalala sa atin na manalangin. At bibigyan tayo ng mga ideya ng mga bagay na dapat ipanalangin. Hindi namin kailangan ang mga ito upang manalangin, ngunit maaari nila kaming hikayatin. Sa iyong bahay, maghanap ng anumang uri ng garapon. Lalagyan isang bagay na maaari mong palamutihan at ilagay sa loob ng mga paalala ng mga bagay na ipanalangin. Ang lalagyan ko ay isang lalagyan ng candy. Gumamit si Thomas ng isang lalagyan ng nuts, cashew nuts. Isang lalagyan ng Pringles, si Emily. Si Anna, ang isang plastic na tasa lang ito. At si Pastor Mark, gumamit niya ng isang garapon ng sorbetes. Maari mong gamitin ang anumang naghanap mo. Maari mong makita na ito ang isang na pinalamutihan ko kanina kasamang aking pamilya. May papel na may decoration, may ribbon, at may artificial flower, may bulaklak dito. Kay Anna, may glitter lang. Kay Emily, may ribbon, kulay na papel, at mga buttons. Kay Thomas, may maraming stickers. At kay Pastor Mark, may camouflage or army print. Maaari mong palamutihan kaya gayon pa man gusto mo. Ano mang kulay, maaari kang gumamit ng mga kulay na papel, ulana, kislap, o pintura, mga sticker, at iba pa. Kapag natapos ka ng sa inyong magandang disenyo ng inyong garapon ng panalangin, susunod, susulat tayo ng mga ideya
ng mga bagay ipanalangin. Pagkatapos, kapag nananalangin kayo, maaari kang makukuha ng iba't ibang mga papel at manalangin para sa mga bagay na yun. Tandaan, hindi mo kailangan ang prayer jar or garapon ang panalangin upang manalangin. Ngunit maaari itong maging isang magandang paalala na manalangin para sa iba-ibang mga bagay. Anong ilang mga ideya na mga bagay na dapat ipanalangin? Narito ang ilang isasama ko. Okay. Una, dalawang bagay na nagpapasalamat kayo na yon. Pangalawa, panalangin para sa aking asawa at sa relasyon naming mag-asawa. Pangatlo, pangalan para sa aking mga kapatid, aking magulang, at biyenan. Kapatid, magulang, biyenan. Okay. Marami pa. Para sa aking mga anak, sa kanilang pag-aaral, pagsubok, at pananampalataya sa Diyos. Okay, susunod. Sa mga bagay na iyong pinag-aala, ipanalangin mo ito at basahin ang talatang ito, Filipos 4:6. Next, panalangin para sa aking kapitbahay at kaibigan. Next, ang mga taong na may sakit at nanangalangin ng paggaling. Isang tao na kailangan makarinig tungkol kay Jesus. Okay, susunod. Bigyan ako ng malinis na puso. Malinis na puso. Okay, susunod. Pahingi na kapatawaran sa mga nagawang kasalanan katulad ng may blank doon. Susunod, pasasalamat sa mga pagsubok na nararanasan katulad ng at sapagkat ito ay nagpapalakas sa akin. Pasasalamat sa trabaho at sa katrabaho. Nais kong isulat ninyo ang lima pang mga ideya na makaroon kayo. Maaari kang kumuha ng larawan ng inyong limang natatanging mga isa at may post ito sa ating
MWM Facebook Group. Kapag natapos kayo at meron kayo ng inyong garapon ng panalangin, meron kaming ilang mga premyo para sa pinakamagagandang garapon ng panalangin. Kaya, tiyaking nag-upload ka ng isang larawan ng inyong garapon ng panalangin sa mga komento sa Facebook. Huwag kalimutan, maaari kang manalangin sa Diyos anumang oras. Maaari kang manalangin sa Diyos saan man at maaari kang manalangin sa Diyos tungkol sa anumang bagay. Naririnig kayo niya. Makinig sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Salamat at makita tayo ulit sa susunod. Paalam!